Inaalam na ng mga eksperto kung galing sa Palawan ang mga patay na pangolin o balintong na nasabat sa Chinese fishing vessel na sumadsad sa Tubataha Reef. Tutulak patungong Puerto Princesa ang mga kinatawa ng Protected Areas and Wildlife Bureau ngayong araw para sa pagsusuri. Balitang hatid ni Leigh Alves. Sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na morphometrics, sinusuri ngayon ng Protected Areas and Wildlife Bureau kung mga Manis Culionensis o Palawan Pangolin ang mga nasabat mula sa MV Minlong Yu ng mga Chino na sumadsad sa Tubataha Reef. Kinukuha ang haba ng mga ito, sukat ng bungo at pattern ng kaliskis. May naibang karakteristik daw kasi ang Palawan Pangolin. Binibilang natin yung rose ng scales kasi isa yun sa mga differentiation nung by species. Tsaka yung ang sinabi ko kanina, we will also collect tissue samples na pwedeng gawa ng DNA analysis. Sa Palawan lang matatagpuan ang mga pangolin sa Pilipinas. Ipinagbabawal ang paghuli at pag-ibenta ng mga Palawan pangolin. Itinuturing na itong vulnerable species dahil sa banta sa kanila ng komersyalismo. Vulnerable siya kasi merong chance na eventually magiging siyang endangered. Pero at this point, we don't have enough information tungkol sa kanyang population. Meron talagang may actual threat. Maaari raw na sa laot nangyari ang transaksyon sa pagitan ng mga local at mga Chino sa pagkuha ng mga pangolin ayon sa PAUB. Matagal na raw in demand ang mga pangolin sa China dahil di umano sa medicinal value nito. Ang kaliskis nito, pinupulbos at ginagawang gamot. Pwede daw itong cure ng asthma, even some forms of cancer. Na of course, hindi naman yan validated. Nag-ipo tayo sa ilang Chinese drugstore dito sa Binondo sa Maynila at ilan nga sa kanila ay nagbebenta ng gamot mula sa pangolin. Kulay itim ang maliliit na tableta. Pinapakain din daw ang karne ng pangolin sa inang nage-breastfeed. Itinuturing din daw itong exotic food, bagaman hindi raw tiyak kung ligtas ba itong kainin. May impormasyon daw ang kagawaran na may mga restaurant din sa Chinatown sa Maynila na nagbebenta ng exotic food na ito. Some say that may aphrodisiac property siya, ganun. Pero again, unsubstantiated to. Siyempre, pag hindi dumadaan sa meat inspection, may mga safety standards din tayo eh. So hindi mo alam kung anong posibleng sakit yung pwede nilang i-carry. Mahalaga raw ang papel ng mga pangolin sa ecosystem. Sila kasi ang kumakain ng iba't ibang uri ng mga insekto, kabilang ng termites o anay. Para makatiyak kung Palawan pangolin nga mga nakuha sa barko ng mga Chino, tutulak patungong Puerto Princesa ang PAUB para pag-aralan ng uri nito. Ang mga pangolin o anteaters ay matatagpuan sa Pilipinas, ilang bansa sa Asia at Africa. Leigh Alves, GMA News.